What's up, viewers? What's up, keepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Tara, samahan niyo ako sa isang panibagong vlog. Pero bago ang lahat, papasukin natin ang intro. Intro, pasok. Ito ang mga linyada ng mga keeper na hindi mapakali. Nakakita lang ng banting fish, pagawan agad yan ng aquarium. May kasabihan nga tayo na kapag nakakita ka ng banting fish at walang lamang aquarium yan, malas yan. Oo, tama. Tama ang narinig mo. Panood mo sa misis mo to, o kaya sa girlfriend mo, sabihin mo sa kanya na malas ang banting fish. Namalas ang bahanting space. Kailangan ng bagong aquarium. Kailangan ng bagong aquarium. Tanda mo yan. Okay? De, mabalik tayo guys. So yun na nga, may bahanting space ako. Pinagawan ko siya ng bagong aquarium. Shoutout syempre sa Fishyard 43. Maraming salamat boss Mark Odulio ng Fishyard 43. Maraming salamat. Sobrang rush tong aquarium na to kasi nangangati nga ako, kailangan kamutin agad. Pag pinatagal natin to, baka kumalat ang kate, maparami pa. Hindi, yun. Ayun nga, maraming salamat. Mamaya, parating na sila, i-deliver nila dito yung aquarium. Ang pinagawa ko is 48 by 24 by 20 inches. Okay, so 100 gallons lang yata yan. Tama ba? Hindi ako makakapag-compute ngayon. On the spot kasi ito. So ilagay ko na lang dyan mamaya yung eksaktong kung ilang gallons ang aquarium na to. Okay, so ayun, mabalik tayo. So etong gagawing aquarium na to, dito ko ilalagay si Jameer. Yung nasa 75 gallons ko, ililipat ko lang siya dyan sa mas malaking aquarium. Okay, so mas malapad ng konti kaysa 75 gallons. So ayun, tara, maya balikan ko kayo kapag nandito na sila. Okay. So yun guys, ito na yung inaantay nating aquarium, gawa ng Fishyard by Mark Odulio. Ayan. Kaya na nilang dalawa. Ayan. Sukat na ito is 4 feet by 24 by 20. Kaya. So ayun guys, nailagay na nila ni Boss Mark at ng kanyang team itong aquarium natin, 48 by 24 by 20 inches. Okay? So ang gagamitin kong filtration dito ay trickle filter. Ayan. Ayos ba? Siyempre may logo ko yan. Ayan o. Ayos.
Sticker po yan, hindi yan tarp. Ayos, ayos, ayos. So, yun lang. Samahan nyo ako, lilinisin ko lang ito muna. Tapos, lagay na ako ng tubig. Pwede na rin tayo maglagay ng isda mamaya. Okay? So, yun guys. Ang gagawin ko ngayon, maglalagay ako ng tubig. Bagong tubig lang muna siguro. Babanlawan ko siya. Tapos, i-drain ko. Tapos, maglalagay na ako ng tubig mula sa 75 gallons na to. Tapos, set up ng trigger filter. Ayun na. Rock na yun. Pwede na lagyan natin ng isda. Okay? Tara, lagyan natin. So ayan guys, balikan ko kayo mamaya. Hayaan ko lang muna itong mapuno or medyo kalahati, tapos drain ko na. So ayan guys, inuumpisahan ko na mag-drain ngayon. Tapos after ko i-drain, lalagay na ako ng tubig mula sa 75 gallons. So dalawang 75 gallons yan. Siguro at least 30 gallons ilagay natin dito or 40 gallons each. Kasi 100 gallons yata ito. Hindi pa ako nakakapag-compute, pero yun yung tanda ko eh. Okay? Gamit na tayo ng net para dun sa mga dumi. Ayan, gamit na natin yung net. Ayan, okay na. Hintayin ko na maubos yan, tapos game na tayo. So yun guys, tapos na tayo. Na-drain na natin yung aquarium. Pwede na tayo maglagay ng tubig mula dito sa 75 gallons. Hi baby! Pwede na tayo maglagay ng tubig mula dito sa 75 gallons na to na nasa taas, pati na sa baba, kukuha na natin. Okay, so dilipat lang natin yung tubig na yun, kapunta dito, tapos maglalagay na tayo ng filtration, okay? Tara, P, sama ka dito, P. Ang mahiwagang technique. Yan lang. So bawas tayo dito siguro at least 40% ang ititira natin. So parang water change niya uli. Tapos ganun din sa baba, 40% uli water change. So halos mapupuno na yun, di ba? So ayan, ayan lang natin magpuno. So ayan guys, habang nagpupuno tayo doon sa aquarium, setup na natin to, itong trickle filter natin. Siyempre, ang gagamitin natin, si Billion. Uy! Okay. Aluminum base pala to. So, aluminum base na si Billion po ito. So, shell ah. Bakit pala ito ang ginamit ko? Okay. So dito, ang gagawin natin, 2 layers lang. Hindi natin gagamitin yung 3rd layer. Kasi hindi kakasya dun sa dual stand natin. Okay, pwesto na natin. Aluminum base trickle filter natin. Hi, baby. Hello. So yun, guys. Nakapaglagay na ako ng around 80% ng tubig mula sa gamit na aquarium. Tapos naglalagay na ako ng bagong tubig. Ayan, direct from gripo yan. Siyempre gumamit tayo ng safe start tsaka nitrifying bacteria. Mamaya ilalagay natin yan sa mga filter media natin. Kahit seeded yung mga gagamitin ng filter media, siyempre kailangan ko rin ng backup. So yan ang napili kong gamitin ngayon, nitrifying bacteria. Same sa ginamit ko dito sa taas sa aquarium na to. Okay? So ayun, punuin ko lang to guys. Tapos, set up ko na yung trigger filter. Yo, yo, what's up? Gaya nung ginawa ko dun sa aquarium ni Chi, maglalagay tayo ng filter media galing dito sa sump ko, okay? So, ang mangyayari, seeded filter media yung gagamitin natin.
80% lang tubig galing sa mga running setup ko, okay? So, seeded plus tubig galing sa aquarium nyo, pwede na yun, okay? So, eto, meron tayo ditong pond matrix uli. Yan. Again, ang pond matrix ang isa sa pinakamagandang filter media dito sa atin na available sa Pilipinas. Medyo may kamahalan nga lang talaga siya. Actually, sobrang mahal. Namamahalan talaga ako sa kanya. Okay, so yan. Medyo puno. Tapos mapapansin nyo pala, itong trickle na gagamitin ko, ito yung sump style na tinatawag ko dun sa dati kong vlog. Wala siyang butas sa ilalim. Yan, no? Walang butas. So, naiipon yung tubig dito. Yan, naiipon. Tapos, meron siyang divider dito. Ayan, no? Parang sa sump. Kita nyo, ayan, no? Ayan. So, papasok yung tubig dito, aangat dito. So, maganda. Magandang klaseng tray to, okay? Kasi, sa ganitong klaseng tray, mabababad yung mga media natin. Yun yung kinaganda. Diba? Ang mga filter media na ganito, mas maganda talaga nakababad yan. Para sa akin, mas effective sila pagbabad. So, lagay tayo dito ng, yan, pwede, drop mat. Maximize natin yung space, ha, yun eh. So, gupitin na natin itong drop mat. Actually, ang hirap gupitin. Yan, buti na lang, may bagong bili akong gunting. Yan, ang palim. Lakas ha, inko ha. Lakas mong inko gunting ha. Solid ha. Okay. So, pagpag lang, kasi maraming mga ano to eh. Yung mga pinaggupitan. Yan. So, lagay natin dyan. Yan, pwede mo pa siyang lagyan lang. Okay, ito, pakita ko sa inyo. So, nalagyan ko ng drop mat. Pwede mo pang lagyan ng isang layer ng premium wool. So, ito. Dito. Yan. Tapos yung pinagputulan, yan, ganun din. Gamitin din natin. Yan. Ayos. Oh. So, yung isa, wala. Puro premium wool lagay natin doon. Kasi wala siya. Diba? So, ito yung isang layer lang. Tansyahin. Okay, ganyan. Yan. Gupitin na lang natin yung sobra. Yan. Again, yung itong mga repasto na to, hindi ko to tinatapon, guys. Nilalagay ko to sa sump. Yan. Makakatulong yan. Lalo na pag may nanghingi sa akin ng mga useful. Yan, binibigay ko sa kanila yan. Seeded na yan eh. So, yun, guys. Gumana na. Napagana na natin yung trickle filter. Tapos, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Nakababad. Nakababad yung mga filter media natin, ano? So, mas maganda siya. Mas maganda yung ganyang diskarte. Kasi nga, mas effective itong mga filter media natin kapag babad. Yung ganyang klaseng filter media, okay? So, first time gumamit ako ng ganito, elbow. Wala lang, gusto ko lang ma-experience pag gamit niyan. Tapos, ayun nga, HY307 ang gamit ko. 4 feet trigal aluminum base ng Civilion. Okay? So, ito guys, honest feedback sa Civilion user. Kapag ang aquarium nyo ay hindi 75 gallons na 4 feet, hindi siya uubra, okay? So, gumawa pa ako ng paraan para mapagana siya. Kasi, makapal ang bracing ng mga gantong aquarium. So, wala siyang pagsusuutan ng pipe dito. Ang ginawa ko, nagbutas ako. Yan o guys. Hindi ko alam kung kita ba yan. Yan, kita. So, nagbutas ako. Gumamit ako ng male and female adapter sa baba. Ayan. Kita nyo. Ayan. So, mas maganda pa ang kinalabasan. Mas maganda pa siya. Doon sa ginawa ko na yon, okay? Pero, syempre, sa mga ibang gagawa or gagamit ng Civilion aluminum base na hindi 75 gallons, baka mahirapan kayong gawin tong ganito. So, ito yung sinasabi ko. 75 gallons, pasok. Ayan o, pasok. Dito papadaanin, yan o, dyan mo pinadaan. Yan o, dyan mo pinadaan yung piping mo. Compared dito, dulot-dulo, sagad, yung mismo base. Hindi mo na ginamit yung
ano ba yun, yung extension na ito, yung ganito, yung brace, hindi mo na ginamit para lusutan. So, ang ginawa ko nga, nagbutas na lang ako. Okay? So, yun, honest feedback lang para sa C-Billion user. Syempre, alam nyo naman sa channel ko, honest tayo sa mga feedback natin. Okay? So, room for improvement po yan sa C-Billion. Sana makarating to. Tapos, ayun na nga, since gumagana na to, gagamit na ako ng nitrifying bacteria. Yan, lagay natin to sa aquarium na mismo. Tapos, siguro mamayang gabi, maglagay na tayo ng isda. Okay? Susundo lang ako kay Mrs. Yan, lagay na tayo. Hindi ko na naman sinukat. Pinansya ko lang uli. Yan, halugin na natin. Ubusin na natin yan. Okay. Ayos. So ayun guys, I'm back. Okay, tara, gawin na natin yung gagawin natin ngayon. Katapos ko ng sumundo kay Mrs. Gagawin ko ngayon, maglalagay na ako ng isda. Ang ilalagay ko dito, yung mga sikla dito, okay? So ayan, ayan. Alisin ko nga muna to. Ayan. Same day ngayon, March 7. Okay, hulihin na natin. Sa paghuli ng sikla, dahan-dahan lang. Kasi masyadong mailap tong mga to. Ayan o, kagaya niyan. Sobrang ilap nila, ang lakas nilang pumalag. Okay? So ayan, nasa net na siya. Hanggat maaari, iwasan yung mauntog. Ayan, nakawala pa, di ba? So ang hirap hulihin ng sikla. Ayan. Aw, sugatan pa ako. Okay? So ito yung sikla na isa, ilagay na natin. Iwas stress, ayan. Sugatan ako. Ayan. Stemensis. Ah, grabe pumalag. So, ipikin mo lang. Ayan. Ipit. Tapos yan ah, baka wala. Ah. Tapos, azul. Isang azul. Shit. Ayan na naman. Lagi na lang merong masusugatan dito sa driftwood na to. Alisin ko na nga itong driftwood na to. Masugatan siya sa driftwood, guys. Kasi itong driftwood na to, tignan nyo. May lusutan. Yan, lusutan. So, kung mapasok sila dyan, napipwersa. Pinipilit nila yung katawan nila. Kaya nasugatan. So, alisin na lang natin to. So ayun guys, tapos na tayo, na ilagay na natin yung mga sikla natin dito sa grow out tank. Teka, hindi pa pala ako tapos. Wala pa pala yung strip, no? Tapos tank cover, okay? So balikan ko kayo, ilagay natin yung strip. Ayun guys, so ilagay na natin yung strip. Okay, ito yung strip natin, pang 4 feet, customized para sa akin, okay? Okay, so yan, hagod-hagod lang. Pag nai-forma nyo na, hagod-hagod lang. Hanggang sa maalis yung tubig. Ayan, okay na. So yun. Okay guys, ayan, tapos na tayo. Totoo na to, tapos na. Okay, so nandyan na yung mga sikla natin na grow out. Papunta yan sa monster tank natin pag lumaki sila. At kaya niya ng tapatan to. Ito, sobrang bully kasi na ito eh. Bumili ko dati kasi malaki niyan, pinatay niya agad. Okay, so gusto ko malaking malaki na sila bago ko sila pagsamahin. Tapos ayun na, aninagan niyo si Chi and Show. Hello Chi! So, tapos ito si Jameer, hindi ko muna siya ilalagay kasi mag-a-update ako. Gagawa ako ng vlog para sa kanya siguro bukas, okay? So ayun, ito na. Ito na yung magiging bagong bahay ni Jameer. 4 feet by 24 by 20 inches. Ayos. So yun guys, tapos na tayo. Tapos na. Siyempre ang ibig sabihin niya, meron tayong bagong project. So meron tayong dahilan bakit binakante ko yung 75 gallons na yun. Yung dalawang 75 gallons na yun. Abangan niya yan guys, okay? Ngayon, ang next na gagawin ko is, ayun na nga, sabi ko kanina, si Jameer, after kong i-update sa inyo, gagawin ko lang siya ng vlog bukas. I-update natin yung tanning light na ginawa natin sa kanya. After that, lipat na natin siya dito, okay? Ang sarap talaga sa feeling na nagsisetup ka ng bagong aquarium, eh, no? Talagang nakakapagod, pero sulit talaga yung pagod pag nakita mo ng working siya, lalo na't may laman na siyang isda, okay?
So sa mga newbie nga pala na manonood, huwag niyong tularan yung ginagawa ko, gaya ng ginawa ko dito na day 1, lagay na agad ng isda. Alamin niyo yung tamang diskarte, kung paano nga ba ginagawa yung mga ganong klaseng setup na one day, pwede mo nalagyan ng isda, okay? So kung napanood mo naman to, siguro kailangan mo na lang siyang intindihin ng mas malalim para hindi kayo magka-problema, okay? So sa ngayon, gaya ng sabi ko nga, hindi ko muna ilalagay si Jameer, pero actually mas matibay ang arwana kaysa dito sa mga sikla. So kung iniisip nyo na ginawa kong test fish ang sikla, mali kayo, okay? Mas maselan po sila, mas madaling ilagay ang arwana, mas sure ako na buhay yung arwana pag nilagay ko sila dito agad kesa sa sikla. Itong sikla, pwedeng tumaob yan bukas, hindi natin masasabi. Ganun lang talaga, may mangyayari at mangyayari na hindi mo inaasahan. Pero hanggat maaari, iwasan nyo na lang. So yun, maraming salamat sa mga nanood. Kung gusto nyo yung gandong klaseng content, consider nyo na mag-subscribe dito sa YouTube channel ko para updated kayo sa mga future uploads ko. So yun, maraming salamat ulit. Bye-bye!